Inyo mga kaibigan, mga kagulong, it's your boy Aldrin Almonte na naman nga pala to. Kamusta kayo mga kaibigan, mga kagulong? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe to my YouTube channel. I-click nyo lang yung notification bell and the subscribe button mga kaibigan. So, today's video is, ang agenda natin is kukunin natin yung ORCR ko, itong VRV natin, and yun na, biyahe tayo mga kaibigan, no? And meron akong nabasang article mga kaibigan, no? Na nagsasabing ire-recall na daw nila yung unit ng expander na may issue sa fuel pump. So, lahat daw ng may issue sa fuel pump ay maaari nang dumulog sa malapit na kasa or dealer para magpa-schedule mga kaibigan sa replacement ng fuel pump. So, this recall daw may apply to all expander na nabili noong May 28, 2018 hanggang October 22, 2019. So, kung may problem yung expander nyo, maaari nyo nang dalhin sa malapit na kasa para mapa-schedule na yung inyong sasakyan. So, kung yung unit nyo ay apektado ng nasabing issue mga kaibigan about fuel pump, eh mas maganda siguro na pumunta na kayo mga kaibigan sa malapit na service or kasa para ma-replace na yung kanyang yung inyong mga fuel pump, no, para iwas sakit sa ulo na mga kaibigan. Marami naman siguro kayong alam diyan na kasa, no, meron tayong kasa sa may Mitsubishi Pasig. Ayan mga kaibigan, meron din sa Marikina, meron din sa Taytay, meron sa Wat Santos, Paco, Manila. Etong Honda BRV natin mga kaibigan, meron din tong issue daw sa fuel pump din. Kasi ang pagkakasabi sa akin mga kaibigan nung service advisor ko sa Honda is ang distributor daw ng fuel pump ng Honda BRV and the expander ay parehas lang. Disclaimer mga kaibigan, SA po yung nagsabi nito sa akin, no? Hindi ko siya gawa-gawa lang. So, hindi ko alam kung totoo nga bang parehas sila ng fuel pump kaya nagkaka-problem. Maybe, pero ayun mga kaibigan, sana mag-recall na rin si Honda BRV, I mean si Honda Philippines, ng kanilang mga unit na may problem sa fuel pump para hindi na tumitirik, no, yung ating mga sasakyan. Kasi guys, kapag ka na fuel pump strike tayo, yun yung parang, hindi parang, pagka pinatay mo yung inyong makina, I mean yung sasakyan, halimbawa sa mga gasoline station, tapos in-start mo ulit, ayaw mag-start pero nagre-redundant. So, yung nag-spark, kumbaga, yun, ganun siya guys, yung fuel pump. Then, mga ilang minuto, ilang oras, or hindi natin alam kung ilang oras mga kaibigan, bigla nga under yung makina. So, ibig sabihin,
Ibig sabihin daw noon, sign yun na fuel pump yung problem ng iyong sasakyan. So, as of now kasi mga kaibigan, sana hindi ko maranasan yun, no? Kasi kung mararanasan ko man yun, eh, ilalabas ko din naman sa inyo. Kasi ayaw ko naman na magsinungalin, no? Anyway, mga kaibigan, sana eh hindi ko nga siya maranasan kasi napakahirap guys na magpa-replace kasi unang-una yung abala sa atin kasi syempre pupunta mo sa casa imbes na gumala ka na lang, pupunta ka pa sa casa for scheduling and then replacement na nung unit kung sakali man na may problem. Ayun, ayun na nga mga kaibigan. Anyway, ngayon guys, pupunta ako ng Honda Rizal para kunin yung aking ORCR kasi dumating na mga kaibigan. Nai-release ko tong unit natin October 17 mga kaibigan at yun, dumating na daw last week pa yun. Last week pa yun dumating pero hindi ko pa nakukuha and nag-send sa akin yung aking agent pero hindi maganda yung pagkakasend niya sa akin kasi pinicturean lang niya, hindi man lang na-scan, no? So ngayon pupunta ako ngayon ng Honda Rizal para kunin yung photocopy ng ating ORCR. Kaibigan, nakuha ko na yung ating ORCR. Kaso lang mga kaibigan, wala pa raw clear. So, ito pa lang siya, no? Ayan, no? Kung nakikita nyo. Ayan guys, mabilisan lang kasi confidential to. So, malabo pa siya. And, ayan na nga, mag-aantay tayo ng kung saan, kung kailan mabibigay sa atin yung malinaw na kopya. So, and guys, no, uwi na tayo. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe sa my YouTube channel. Maraming salamat. Andiyan tayo sa may Honda Carousel. Again, Aldrin Almonde na naman nga pala to. Peace!